panik ng China. Nagkaisa ang Japan, US at PH laban sa China sa pinakamalakas na bapor pandigma. Walang bansa ang may mas agarang pakiramdam sa mga agresibong impulses ng China kaysa sa Pilipinas. Ang mga mangingisda sa Pilipinas ay regular na hinaharas ng Chinese Maritime Militia at Navy, na kadalasang pinagkakaita ng akses sa mga tradisyonal na lugar ng pangingisda. Ang hukbong dagat nito ay nakikibahagi sa literal na paghatak ng mga digmaan sa mga labinang missile na natagpuan sa katubigan nito, nalinlang ang Maynila sa mga diplomatikong negosasyon sa pinag-aagawang teritoryo, at nanalo ito ng mga desisyon ng arbitral court na hindi pinansin o ibinasura ng gobyerno ng Beijing. Ang mga protesta ng Maynila ay hindi pinapansin habang ang mga puwersang Chino ay naguukit sa teritoryo ng Pilipinas. Ang kasaysayang iyon ay dapat na gawing poster child ang Pilipinas para sa mga pagsisikap ng kooperatiba upang palakasin ang seguridad at katatagan ng Southeast Asia. Sa ibang paraan, kung ang mga nag-aalalang bansa ay hindi maaaring mag-rally sa likod ng Maynila, kung gayon may maliit na pagkakataon na magtagumpay sa ibang lugar sa rehiyon. Habang ang mga posibilidad ay nananatiling mahabang panahon, ang mga pamahalaang pangrehiyon ay nananatiling handa na iwasan ang kanilang mga mata sa maling pag-uugali ng China sa Maynila noong nakaraang linggo ay nagbibigay ng ilang mga dahilan para sa optimismo. Ang alyansa ng US-Philippines, kasama ang Mutual Defense Treaty, MDT, ang pundasyon ng seguridad ng bansa. Ang relasyon na iyon ay nasubak sa mga nakaraang taon. Dahil sa personal na animus at isang dapat na estratehikong muling pagtatasa, sinikap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na muling balansehin ang patakarang panlabas ng Maynila, na naglalagay ng higit na distansya sa pagitan ng kanyang bansa at US paulit-ulit niyang binyantaan na wakasan ang alyansa at lalapit sa China. Ang kanyang kahalili na si Ferdinand Marcos, Jr., na nahalal noong unang bahagi ng taon, ay bumaligtad. Nitong mga nakalipas na buwan, nakilala ni Marcos si US President Joe Biden, nakipag-usap kay Vice President Kamala Harris sa pagbisita sa Pilipinas noong nakaraang buwan at tinapos ang sunod-sunod na mga sesyon kasama ang matataas na patakarang panlabas ng US at mga opisyal ng depensa. Ang pagbabagong buhay ng partnership ay higit pa sa mga diplomatikong pagpupulong. Ang dalawang militar ay inaasahang magdarawos ng hanggang 500 magkasanib na aktibidad ng militar sa susunod na taon, higit pa sa plano ng US na magsagawa kasama ang sinumang iba pang kasosyo sa rehiyon. Iniulat na handa ang Maynila na palawakin ang pag-access ng US sa mga pangunahing base sa Pilipinas, na doble ang kasalukuyang bilang sa 10, kabilang ang mga nasa maayos na posisyon kung sakaling magkaroon ng krisis sa Taiwan. Sa kanyang pagbisita, inulit ni Harris ang mga katiyakan na ang South China Sea ay sakop ng MDT, na binanggit na unarmed attack on the Philippines armed forces, public vessels, or aircraft in the South China Sea would invoke US mutual defense commitments. Ito, aniya, ay isang hindi natitinag na pangako na mayroon tayo sa Pilipinas. Inihayag din ng Vice Presidente na ang US ay magbibigay ng higit sa $80 milyon para bumuo ng pangunahing infrastruktura sa mga baseng iyon para suportahan ang bagong pinasiglang partnership. Ang lahat ng ito ay nagbunsod kay Jose Manuel Romualdez, embahador ng Pilipinas sa US, na sabihin na ang aming relasyon sa US ay nasa pinakamainam na ngayon.